nakita rin kita nung kasal eh. Pinuntahan mo si Melissa, no? Gusto lang malaman ni Felix kung maayos pa si Melissa at Eva kay Roberto. Sabihin mo din sa lalaking yan na maayos na yung mag-ina niya kay Roberto. Bago kita naging asawa, una kong naging anak si Eva. Kaya dapat tanggapin mo yun. Dahil palagi kong pipiliin ang anak ko kesa sa'yo. Yan ang sasabihin mo sa pagkatapos lahat ng mga naitulong ko sa'yo. Roberto, nasasaktan ako! Kahit na may pagkukulang pa yung Roberto sa kanya, ang importante, dapat masaya siya. Sa tingin mo ba eh, masaya si Melissa kay Roberto? Melissa, kalimutan na natin yung nangyari. Sige na. Wala ka na. Sulod na lang ako. Melissa, galit pa rin ba sa akin? Melissa, lumapit ka naman dito. Huwag mo naman paramdam sa akin na ako lang mag-isa dito sa kama. Kung ano man hindi pagkakaintindihan natin, sana sa ating dalawa na lang yun. Tayong dalawa lang naman ang makakalutos ng sarili natin problema. Sana huwag mo nang ipaalam sa iba. Oo, Roberto. Sensya ka na sa ginawa ko kay Eva. Pangako ko siya. Hindi na mauulit yun. I'm sorry. Sa labas. Narinig mo ba sinabi ko? Ano ho? Na paano yung braso mo? Bakit may pasaka? Ano nangyari? Sinaktan ka ba ni Roberto? Kasalanan ko naman bakit siya nagalit eh. Ano pa pinag-awayan ninyo? Kung pwede na, sa amin na lang ho yun. Problema mag-asawa ho yun. Kaya ano pa naging problema ninyo? Hindi kanya dapat saktan. Hindi ko naman sinasadya, Rico eh. Kung naman kasi akalain, nasasabihin niya sa akin na mas importante pa yung anak niya kaysa sa akin. Ay, tuloy. Nagdilim yung paningin ko eh. Pero hindi ka dapat nagkipagkumpetensya sa anak niya. Anak niya yun. Pero sana hindi niya sinabi sa harapan ko na mas importante pa yung batang yun kaysa sa akin. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Yun lang naman ang gusto ko eh. Wala naman nakaitulong yung batang yun na makulong si Felix eh. Alam mo, she only knew kung anong ginawa ko para sa kanya. Kung alam lang niya, Rico. Nahanap ko yung rapist niya noon. Nakapatay ako ng tao.
Inareglo ko yung mga kakuntsaban ni Felix para lumaban sa kanya. Para bumaliktad sa kanya. Nagbahid ako ng maraming tao. Para lalo siyang idiin. Ginawa ko ng lahat yun. Kung alam lang niya. Yun lang naman ang gusto ko eh. Pag nalaman niya yun, baka sakaling may prioritize niya ako kaysa sa lahat ng tao na nasa paligid niya. Yun lang, Rico. Yun lang ang gusto ko. Oo nga, pare. Pero hindi lang ni Melissa yun. At hindi niya dapat malaman yun. Kasi ikakasira mo yun. Wala naman akong balak na sabihin sa kanya. Alam mo, lahat naman ginawa ko para sa kanya. Para makuha ko ulit si Melissa. Wala na nga si Felix sa buhay niya, pero ang dami pa rin peses sa buhay namin. Diyos ko. Si Roberto pala nag-set up kay Felix. Nemor? Ang ginagawa niyo rito? Kaya nakapaho ba dyan? Hindi. Kasi may bibilin ako sa labas. Nagmamadali ako kaya tuloy natabi ko yung flower vase. Ganun ba? Bakit ako kayo nagmamadali? Kasi may niluluto ako eh. Sandali ha. Nayamor? Ha? Sa labas ko yung tindahan. Ay, bakit ako kayo papasok? Oo nga eh. Kasi nakalimutan ko, naiwanan ko pala yung pera sa loob. Sige. Narinig na kaya yung pinag-uusapan natin? Parang hindi naman. Tara, pasok na lang natin yung mga bulaklak. Kasing tao itong pinakasalan ni Melissa. Dapat malaman niya ang mga ginawa ni Roberto. Oh, Nay! Ang bilis yun naman mong nakabalik. Nabili niyo ko ba yung mga kailangan niyo? Hindi. Anak. Pwede pa kita makausap? May sasabihin lang ako sa'yo, importante. Tungkol mo saan? Melissa? Halika, sama ka sa'kin. May surprise ako para sa'yo. Yan. One more. Sige, konti na lang. There you go. Ay! Lapit na, malapit na. Lapit na. Ano ba naman to, Roberto? Bakit ko ba kailangan pang takpan yung mata ko? Para naman akong high school nito. Masama bang maramdaman mo na parang high school ka ulit? Surprise nga ito eh. Ito pa, forward pa, forward. Ay. Sige, malapit na. Malapit na. Roberto. Si? Do you like it? Naalala ko noon, nung third year college tayo. Naalala mo ba yun? Nung nililigawan pa kita? Oo naman. Naalala ko, gumawa ka din ng ganito dati sa school natin. Tapos, sinagot mo ako noon. Hindi na kita binitawan hanggang ngayon. Mahal na mahal kita, Melissa. Mahal din kita, Roberto.
Masarap ba? Ha? Paborito natin to noon, di ba? Nakakatawa naman yung surpresa mo, Roberto. Parang lahat ito nagpapaalala sa akin nung una naging tayo. Gusto ko kasi alalahanin natin yung magagandang simula natin noon. Na marami na tayong pinagdadaan. Para kapag meron tayong hindi nakakaintindihan, isipin na natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin simula pa noon. Roberto, ha? Sana hindi na maulit yung nangyari kagabi. Hindi na, Melissa. I'm very, very sorry for what I did. Tanggapin mo to. Roberto, ang ganda naman ito. Mahal to, ha? Kaya nga para sa'yo yan, eh. Hindi matutumbasan ng pera ang pagmamahal ko sa'yo, Melissa. Pasensya ka na rin, Roberto, kung meron ako nasabi hindi mo nagustuhan. Si Eva kasi, eh. Nasuspoil na rin minsan ang lola niya. Hayaan mo. Kakausapin ko si Eva. Babawi ako sa kanya. O nga pala, nung dumating ako, parang may pinag-uusapan kayo ni Naya mo. Wala pa naman siya sinasabi nun. Ang sabi lang niya, meron siyang importante gusto sabihin sa akin. Nemor? Anong ginagawa niyo rito? Kasi may bibilin ako sa labas. Nagmamadali ako kaya tuloy natabi ko yung flower vase. Ganun ba? Nakalimutan ko. Naiwanan ko pala yung pera sa loob. Sige. Narinig niya kaya yung pinag-uusapan natin? Parang hindi naman. Roberto, nandito ka pala. Kuha lang po ako ng tubig. Siya nga pala. Nakita ko yung ginawa mo para kay Melissa dun sa garden. Nakakatuwa naman. Nabanggit po pala sa akin ni Melissa na gusto niyo daw siyang kausapin. Importanteng bagay po ba yun? Siguro naman ho, dahil asawa ko na si Melissa, pwede ko rin naman malaman kung anong sasabihin niyo sa kanya. Gusto ko lang malaman sa anak ko ang dahilan kung bakit mo siya sinaktan. Sinabi ho niya yun na sinaktan ko siya? Hindi, hindi niya sinabi. Nakita ko yung pasa niya sa braso at alam kong ikaw may kagagawa noon. Nay, hindi ko naman ho siya sinaktan. Mahigpit lang ho yung paghawak ko sa kanya. Bakit ba siya kailangan hawakan ng mahigpit? Hindi ba pananakit din yun? Di ba nangako ka sa akin? Nangako ka sa akin na aalagaan mo ang anak ko at mamahalin. Bakit mo siya sinaktan?
naipasensya na ko kayo. Pero sana huwag na ho kayo manghimasok sa buhay namin mag-asawa. Kami na ho ang mag-asawa ngayon. Relasyon ho namin ito. Sana lubayan nyo na kami. Nakita ko si Melissa at si Roberto. Nakita ko kung gano'n sila kasaya. Mukhang mahal na mahal naman ni Roberto si Melissa. Wala sila problema. Talaga? Mukha bang mahal ni Melissa si Roberto? Bro, hindi malabong mangyari yan. Sa tagal nilang magkakilala, madali na para kay Melissa ma-inlove ulit kay Roberto. Sabagay. Mukha sila naman para sa isa't isa. Alam mo, kahit may sakit sa akin, wala naman akong magagawa eh. Basta ang mahalaga sa akin, masaya si Melissa. Kahit na hindi ako yung tao magpapasaya sa kanya. Grabe, Mari. Ang ganda. Alam mo, mahal na mahal ka talaga ni Roberto. Ikaw na! Pamahalin to? Sa alam mo pa ginawa niya. Naglagay siya sa garden ng mga bulaklak na nakasulat, I love you. Grabe. Hinanap nga niya lahat ng mga paborito namin kainin dati nung unang naging kami. Tapos parang nag-picnic kami kanina. Aminin mo, kinikilig ka. Oh? Mm. Alam mo, bongga yan. Kasi ibig sabihin mo, minamahal mo na talaga si Roberto. Excuse me. Melissa, may sasabihin na ako sa'yo. Sandali lang. Ami, sandali lang, ha? Sandali lang. Go! Ganda? Roberto! Bakit kailangan dito pa tayo mag-usap? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Nakuha naman problema natin sa ating dalawa lang. Ha? Huh? Wala naman ako... Bakit magsumbong sa nanay mo na sinaktan kita? Hindi naman ako nagsusumbong, Roberto. Nakita lang niya na yung pasa ako. Kaya ka nagsumbong sa kanya? Lahat man nangyayari sa atin, kailangan sabihin mo sa nanay mo? Roberto, hindi nga ako nagsusumbong. Melissa, mundo na natin tong dalawa. Wala nang pwedeng makialam sa atin. Kung ano man ang problema natin, sa atin lang yun. Gusto mo bang makialam ang mga magulang ko sa atin? Wala nang ibang pwedeng sumausaw. Pwede? Nangyari sa'yo, nakakagulat ka naman. Lola, nakita ko po si Tito Roberto. Sinasaktan niya po si Mami. Natatakot po ako sa kanya. Bakit niya sinasaktan ang Mami mo? Hindi ko nga po alam. Pasensya ka na, Roberto. Huwag ka na magalit sa akin. I'm sorry kung nagalit ako. Gusto lang naman na maging masaya ka eh. Tsaka pala, pupunta sila mama at papa rito. Dito daw sila magdi-dinner. Kakamustahin lang tayo. Natatakot po ako para kay Mami. Baka saktan niya rin si Mami. Ang ibig mong sabihin? Sinasaktan ka rin ng Tito Roberto mo? Opo. Pinalo niya nga po ako noon.
Bad talaga si Tito Roberto. Hindi lang ako sinasaktan niya, pati ang mami ko. Hey, Roberto! Papa, tama-tama ang dating niyo. Nakatapos na magluto ni Melissa. Ah, ganun ba? You look good, ha? I'm happy, Papa. Iba talaga ang pakiramdam kapag kasama mo ang totoong mahal mo sa buhay. Mama, how are you? Well, I missed you. Kaya nandito ako. Mama, after all these years, sana naman eh, tanggapin mo na si Melissa. You know, I can't understand. Ano ba talaga ang nakita mo sa babae na yan at hindi mo siya mapalitan? Alam mo ba, ginagamit ka lang niya? And she's not even worth our name. Bakit ba kayo nagpunta rito? Dahil sa'yo! Dahil anak kita. Sa tingin mo kaya magpapaayos ako ng ganito at magpapaganda para makita ko ang basura mong asawa? Tama na! Don't insult my wife. If you want me to be nice to you, be nice to my wife. Alam mo, Melissa, wala pang ilang linggo ang kasal ninyo. Pero mukhang naaalagaan mo ng gusto ito si Roberto. I've never seen him this happy before. Kaya hindi ko napakakaulan si Melissa. Ito yung buhay na ipinangarap ko. Nawala nang gustong kumuha sa amin. Obviously, you're still in a honeymoon stage. Sooner or later, lalabas din naman ang mga masasama ninyo upalit. Yung mga curts ninyo sa isa't isa. Pero natural lang yan, dahil mag-asawa na kayo. Matagal ko nang kilala si Melissa. Kabisadong kabisado ko na siya. Kung minsan, nangyayari pa rin yung may mga ugaling lumalabas na ikagugulat niya na lang sa mga asawa niyo. That's true. Ang importante naman, nagmamahalan silang dalawa, di ba? At handa sila na magbigayan sa isa't isa. Nandito lang kami mga magulang niyo kung kailangan niyo ng tulong. Handa kami sumuporta sa inyo. I don't think we need help from anyone. Ako lang ang kailangan ni Melissa. Gusto niyo ba ng dessert? May hinanda ko kasi ako eh. Kunin ko lang sa kusina. Sasamahan kita. Halika. Excuse us. Ano naman yung dessert na hinanda mo? Crema de fruta po. Ah. Parang ikaw. Masarap sa paningin ni Roberto, pero cheap. Pwede magkasundo na lang tayo. Para kay Roberto. Stupid, ha? Hindi tayo pwede magkasundo. I hated you before and I hate you even more! Huwag kang sasaktan, masama. Para gawin mo sa akin to, I'm your mother, and she's next to nothing. Bakit mo ba talaga siya pinakasalan? Hindi na ako papayag na alipustahin mo pa si Melissa. Siya na ang buhay ko ngayon. Pero ginamit na siya ng ibang lalaki. Pinagsawa na siya ni Felix, hindi mo... Roberto! Tumingin ka! Wala kang karapatang saktan ng nanay mo kahit ano pa man nasabihin niya! Irespeto mo siya! You provoked me, Mama. Kasalanan mo to kung bakit kita nasaktan. Umalis na lang kayo.
Mali na inadyukan ko kasi Melissa kay Roberto. Hindi niya dapat pinakasalan ng lalaki niya. Kailangan malaman niya ang lahat ng mga ginagawa ng asawa niya. Oh, sige. Magkita tayo sa Kapitolyo bukas. Ama na bahala. Let's okay, go! Oh, saan ka pupunta? Pinapalayas na ako ng anak mo! Roberto, what happened? I asked her to be nice with my wife. Pero nagpakita na naman siyang kagaspangan ng ugali. Pasensya ka na, ha? Ako na bahala sa mama. Melissa, anak, pwede ba tayo mag-usap? Tukulo ba sa nanay ni Roberto? Nay, pilit ko naman siyang iniintindi eh. Hindi. Hindi ito tungkol kay Rosana. Tungkol ba saan? Melissa, anak, meron kang dapat malaman. Ano yun? Lucio, ibang-iba na siya ngayon. Hindi ko pinalaki ang anak ko para maging violente. Roberto is becoming crazy. Roberto, nakita mo ba si Peaches? Sinadya ko talagang isama siya sa akin para hindi siya malapitan ng nanay niya. May hinala ako eh, na narinig niya yung mga pinag-uusapan natin noon. Pare, imposibleng hindi niya sasabihin yun kay Melissa. So anong balak mo ngayon? Walang pwedeng humadlang sa pagmamahala namin mag-asawa. Kaya lahat gagawin ko para hindi mawala si Melissa sa akin.